Iba't ibang kagamitan at instrumento na ginamit upang parusahan ang mga tao sa pinakamasakit na paraan. Samahan niyo akong alamin ang nakakapanginiglama na proseso na isinasagawa sa mga taong nagkasala. Lahat ng iyan ay ating tatalakayin dito lang sa iWant TV. Number 10, Judas Cradle. Ang Judas Cradle ay tinatawag din na Judas Chair. Ang torture device na ito ay inimbento sa Spain noong 16th century. Para isagawa ang proseso nito ay itinatali ang maysala gamit ang harness kung saan ay nakabitin siya sa ibabaw ng isang matigas at matulis na parang piramid na upuan. Ang matulis na bahagi nito ay itatapat sa maselang parte ng katawan at unti-unting hihilahin ng lubid hanggang sa mamalipit sa sakit ang biktima. Karaniwang walang suot ang biktima kung saan ang kahihiyan na mararamdaman nito ay makadaragdag ng pasakit sa buong proseso ng pagpapahirap. Kung minsan ay nilalagyan pa ng mabigat na bagay na nakasabit sa paa para mas ramdam ang unti-unting pagkapunit ng maselang parte ng katawan. Karaniwang tumatagal ng ilang oras o kaya naman araw ang proseso nito at hindi hinuhugasan ang kagamitang ito para magdulot ng impeksyon at humantong sa kamatayan. Nasa 10th pwesto pa lang tayo ngunit ramdam ko na ang sakit kaya't dagdagan pa natin ang nasa listahan. Number 9, Thumbscrew. Ang device na ito ay isa sa laganap at kilalang paraan ng pagpapahirap sa Europa. Simple lang ang itsura nito at makikita sa larawan, kung saan may matutulis itong ngipin at sa proseso nito ay ipapasok ang kamay at gamit ang handle ay ia-adjust nito ang bakal na may ngipin at unti-unting dudurugin ang daliri ng maysala. Ginagawa ang ganitong proseso upang umamin ang maysala sa kanyang kasalanan. Mayroon ding dabut na instrumento na halos kaparehas din ito. Ngunit sa prosesong ito ay ang mga binti ng maysala ang ipapasok hanggang sa maipit ang mga buto nito. Umaabot ng oras o araw ang ganitong proseso ng pagpapahirap. Number 8, Spanish Donkey. Kahalintulad din ito ng Judas Cradle. Ngunit mas doble ang sakit ayon sa mga nakasaksi sa ganitong pagpaparusa. Tinatawag din itong wooden horse at karaniwang ginagamit ng mga Spanish Inquisition noong late Middle Age. Isa itong matalas at matibay na may triangle na hugis kung saan ay may mga matatalas na ngipit na nakabaon rito. Sa proseso nito ay pauupuin ang maysala habang wala itong suot na tila nakasakay sa isang kabayo. Kasunod nito ay sasabitan ng napakabigat na bagay sa kanyang paa. Ayon sa historical source dahil sa bigat ng bagay na isinabit nito sa paa ng biktima, ay hihilahin ito pababa at ang triangle na kahoy ang literal na hahati sa katawan ng maysala. Talaga namang napakasakit kung iyong iisipin. Karaniwan daw itong ginagamit ng mga Union soldiers noong American Civil War laban sa mga bilanggo. Number 7, Coffin Torture. Noong Middle Age ang coffin torture ang isa sa mga kilalang paraan ng pagpapahirap. Katulad din ng mga naunang proseso, ang biktima ay walang suot at papapasukin ito sa isang metal cage na makikita sa larawan. Ang metal cage na ito ay naaayon sa hugis ng katawan ng isang tao. Ang mga overweight na biktima o yung may mga kalakihan ang katawan ay pilit ipapasok sa mas maliit na coffin para mas ramdam nito ang discomfort. Matapos ito ay isasabit na sa puno ang coffin o kaya naman ay sa poste. Ang mga mabibigat na kasalanan kagaya ng murder at ang pagsalungat sa paniniwala ay hahatulan ng kamatayan sa loob ng coffin. Makalipas ang ilang araw ay karaniwang namamatay ang biktima dahil sa gutom, uhaw at hypothermia. At matapos ito ay ipapakain sa mga ibon at insekto ang katawan ng biktima. Hindi lang sa execution ginagamit ang coffin torture. Ginagamit din itong punishment sa mga minor offender o yung hindi gaanong kabigat ang nagawang kasalanan.
Isasabit ito ng ilang araw at iaalis din naman kaagad. Number 6. Heretic's Fork. Ang instrumento naman na ito ay gawa sa isang metal piece na may naglalakihang tusok sa magkabilang dulo nito na parang tinidor. Mayroon itong straps o belt at nilalagay ito sa leeg ng biktima kung saan ang kabilang dulo ng matulis na bagay ay nakatusok sa ibabang bahagi ng kanyang baba habang ang kabilang dulo naman nito ay nakatusok sa dibdib ng biktima. Sa proseso nito ay isasabit ang biktima kung saan ay hindi niya magagawang matulog o kumilos dahil sa oras na gawin niya ito ay maaaring matusok ang kanyang lalamunan o ang kanyang dibdib. Number 5. The Brazen Bull. Ang The Brazen Bull ay isang torture and execution apparatus na dinisenyo sa Greece. Ang bull na ito ay gawa sa tanso kung saan may butas ito sa kabilang gilid. Sa proseso nito ay ipapasok ang biktima sa loob at isasarado upang hindi makawala. Unti-unting paiinitin gamit ang apoy hanggang sa magbaga at masunog ang nasa loob nito. Sa mga sumunod na taon ay dinevelopa nila ito at nilagyan ng tube kung saan ay maaaring marinig ang panangis at paghingi ng tulong ng biktima habang ito ay niluluto sa gitna ng apoy. Ginamit din ang machine na ito noong Middle Age sa Central Europe. Number 4. Breast Reaper. Ang breast reaper ay karaniwang ginagawa para sa mga kababaihan. Ito daw ang isa sa pinaka-brutal na paraan ng pagpapahirap noong Middle Age. Isa ito sa mga ginagamit para sa mga mabibigat ang kasalanan gaya ng abortion, blasphemy, at adultery. Sa proseso nito, ang napakainit at nagbabagang bakal ay ipapatong sa maselang parte ng katawan ng babae. At ang matulis na spike nito ang babaon at biglang hihilahin hanggang sa mawasak ang hinaharap ng isang babae. At dahil sa dami ng dugo na nawala dito, isama mo pa ang infeksyon at ang nakakapanginig na proseso, ay unti-unting mawawala ng hininga ang biktima. Number 3. The Rock. Ang The Rock ang isa pa sa tinuturing na pinakamasakit na paraan ng medieval torture. Ang The Rock ay gawa sa isang rectangular wooden frame kung saan ay may roller ang bawat dulo nito. Ihihiga ang biktima dito habang ang kanyang bukong-bukong ay nakatali sa isang roller at nakatali din ang kamay sa kabilang dulo nito. Sa proseso nito ay unti-unting paiikutin ang roller at sa pagkakataong ito ay maririnig mo ang naglalagutukang mga buto ng biktima na talagang manginginig ka sa sakit. Unti-unti rin napipilas ang mga muscles at ligament at sa kalaunan ay tuluyan ng magkakahiwalay ang ibang parte ng katawan ng biktima. Kung minsan ang proseso nito ay pinapapanood sa mga preso, nang sa gayon ay matakot sila at mapilitang magsabi ng kanilang mga kasalanan. Number 2. Iron Maiden. Isa pang nakakakilabot sa ating listahan ang tinatawag na Iron Maiden. Itsura pa lamang nito ay talagang hindi mo nanaisin na pumasok sa loob nito. Gawa ito sa bakal na kung saan ang loob nito ay may mga spike at talagang nakakakilabot kung titingnan. Sa proseso nito ay sapilitang ipapasok ang biktima sa loob at isasarado. Ngunit sinasabi na ang mga spike nito ay accurately distributed. Ibig sabihin ay hindi nito tatamaan ang pinaka-importanting organ sa katawan ng tao kagaya ng baga at puso. Nang sa gayon ay hindi agad mamatay ang biktima at tumagal pa ang kanyang pagdurusa. Sinasabi na noong 2003 huling ginamit ang torture device na ito. Number 1. The Head Crusher. Sa pangalan pa lang ng kagamitang ito ay ramdam mo na ang sakit sa gagawing proseso. Isa ito sa mga brutal torture device na ginamit ng mga Spanish Inquisition. Sa proseso nito ay ipapatong ang baba ng biktima sa ibabaw ng bakal at ang ulo nito ay nakapasok sa parang sombrero o cap na gawa sa metal.
at unti-unting paiikutin ang iskru hanggang sa makompres o maipit ang ulo ng biktima. Sa una ay unti-unting malalagas ang ngipin nito dahil sa pagtatama ng mga buto sa bagang. Kasunod nito ang pagluha ng mata at pagkadurog ng utak na siyang magiging sanhi ng pagkamatay. Makikita rin sa larawan sa medieval India and Persia ang paggamit ng trained elephant bilang head crusher para sa mga bilanggo at may sala. Para sa inyong reaksyon ay share lamang yan sa ating comments section. At kung kayo may story suggestion, ay huwag kalimutang mag-comment at mag-subscribe at abangan ang susunod na episode dito lang sa iWant TV.